Katulad ng mga dating kaso na aking naibahagi sa channel na ito, ang pag-uusapan natin ngayon ay walang happy ending. Ito ay tungkol sa pagsasama ng dalawang tao na sa simula ay puno ng pagmamahalan hanggang sinubok sila ng panahon. Ang mainit nilang pagmamahalan ay nauwi sa sasihan at nagtapos sa hiwalayan at kalaunan ay libingan. Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Dan Eric Markel ay ipinanganak noong October 9, 1972 sa Montreal pero lumaki siya sa Toronto kasama ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Ruth at Phil at ayon sa aklat na isinulat ng kanyang ina, bata pa lamang si Dan ay puno na ito ng enerhiya at matalino. Noong siya ay 4 taong gulang ay nawala ito sa loob ng mall pero nakagawa siya ng paraan para hanapin ang kiosk kung saan naidial nito ang cellphone number ng kanyang ina at sabihin kung nasaan siya sa loob ng mall. Nang makatapos siya ng high school ay pumasok siya sa Harvard University. Doon siya nag-aral ng politics at philosophy kung saan nakagraduate siya bilang isang magna cum laude. Dahil sa ang kanyang pamilya ay may malalim na paniniwala bilang mga Hudyo, ay pumunta siya sa Israel. Dito siya pumasok sa Hebrew University of Jerusalem. Pagkatapos ay nag-aral ulit siya para makakuha ng master's degree sa political theory sa Emmanuel College, Cambridge. Isa din siya sa mga author ng isang aklat na tinatawag na Privilege or Punish, Criminal Justice and the Challenge of Family Ties noong 2009. Isa din siya sa mga founder ng isang blog kung saan nagpo-focus sila sa mga batas tungkol sa death penalty, civil rights, at maging ang mga batas na napapaloob sa sports. Nakakuha siya agad ng trabaho bilang isang law clerk sa opisina ng isang judge sa United States Court of Appeals for the Ninth Circuit. Matapos ito ay nagtrabaho naman siya bilang isang associate sa isang law firm na nakafocus sa criminal defense sa Washington, D.C. At habang nasa D.C. ay dito niya nakilala si Wendy Adelson sa J-Date. Ang J-Date ay isang dating app para sa mga Jewish. Si Wendy ay maganda at nagmula sa isang marangyang pamilya na kilala sa kanilang negosyo. Ipinanganak siya sa Florida noong April 22, 1979. Ang kanyang tatay ay isang dentista habang ang kanyang ina naman ay isang dating guro. Si Wendy ay may 2 kapatid na lalaki. Si Rob na isang doktor at Charlie na isang orthodontist na nagtatrabaho din sa opisina ng kanyang ama. Si Wendy ay nagtapos ng abugasya sa University of Cambridge, kaya nang nagkakilala ang dalawa ay mabilis sila nagkamabutihan dahil sa napakarami nilang pagkakaparehas. Pareho sila ng relihiyon, galing sila sa mga marangyang pamilya, may maganda silang mga trabaho at pareho silang edukadong tao. Dahil sa nahulog ang loob ni Dan kay Wendy ay mula sa pinagtatrabahuhan niyang law firm sa Washington, D.C., ay lumipat ito sa Florida para mapalapit kay Wendy. Inalok si Dan ng Florida State University o FSU ng isang posisyon bilang guro sa eskwelahan para magturo ng law o abogasya. At lumipas ang ilang buwan ay na-engage ang dalawa. At agad nilang sinimulan ang paghahanda sa mga detalye ng kanilang kasal. Si Dan ay may konserbatibong paniniwala tungkol sa Jewish law at ang isa sa mga ito ay ang pagkain ng tinatawag na kosher food kung saan pili ang mga karne na pwedeng kainin. Ito ay dapat na nagmula sa mga hayop na may mga hating kuko tulad ng mga baka, tupa, kambing at iba pa. Pinagbabawalan din sila na kumain ng karne mula baboy at mga shellfish. Ang mga Markel o pamilya ni Dan ay hindi gaano kasama sa pagpaplano ng mga detalye ng kanilang kasal. Pero ang tanging kahilingan ni Dan at ng kanyang pamilya mula kay Wendy at sa pamilya niya na nag-aayos ng detalye ng kasal ay ang pagkain ay dapat kosher food. Ikinasal ang dalawa noong February 26, 2006 at sa dismaya ni Dan ay nakita niya na ang inihain na pagkain ng mga caterers ay may kasamang mga cheese at mga karne. Dahil sa nangyari, umalis agad ang rabbi matapos ang seremonya at hindi na dumalo sa reception.
Ilang beses din na kinailangan ni Dan na tumakbo sa kanyang mga kaibigan na kumakain para pigilan ang mga ito na kainin ang inihain sa kanila dahil hindi ito kosher food. Dahil sa nangyari ay nagkaroon agad ng lamat ang relasyon ni Dan sa pamilya ni Wendy dahil sa palagay niya ay hindi na mga ito nirespeto ang kanyang tradisyon at paniniwala. Ilang taon ang lumipas ay nagkaroon ng dalawang anak sina Wendy at Dan. Lumipat din sila sa Tallahassee, Florida at nakakuha din ng posisyon si Wendy sa parehong university na pinagtatrabahuhan ni Dan. Pero sa pagdaan ng taon ay ang mainit nilang pagmamahalan ay naging matamlay dahil sa maraming sama ng loob na kinikimkim ni Wendy. Ayon sa kaibigan nito ay kahit nakapagtapos ng abugas siya si Wendy ay minamaliit ito ng kanyang asawa na si Dan. Habang sila ay kasal, nagsulat si Wendy ng isang libro na pinamagatan na This Is Our Story. Ang aklat ay tungkol sa dalawang immigrants na niloko ng kanilang mga recruiters, pero halos lahat ng tao na nakabasa ng kanyang aklat ay hindi nagustuhan ang kanyang pagsusulat dahil para sa kanila, hinaluan niya ito ng mga issues sa kanyang personal na buhay at kanilang problemang mag-asawa. Isa pa sa mga ikinasama ng loob ni Wendy ay hindi binasa ng kanya mismong mister ang aklat na kanyang isinulat. Noong September 2012, habang nasa business trip si Dan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Wendy. Sinabi nito na gusto na niyang makipaghiwalay. Agad nagbook ng flight papauwi si Dan pero nang makarating siya sa kanilang bahay ay nakita niya na halos wala ng mga gamit sa loob nito. Wala din ang ingay na normal na ginagawa ng kanyang mga anak at sa kanilang kama ay natagpuan niya ang mga divorce papers. Nalaman din niya na naglipat ng mga pera si Wendy sa kanilang mga savings account at kinuha din ito ang isang diamond ring na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin. At dito na gumuho ang malaperpekto nilang pagsasama. Matapos ang pag-file ng divorce ni Wendy ay gumawa siya ng isang podcast at dito niya sinabi ang lahat ng kanyang problema tungkol sa kanyang asawa at tungkol sa kanilang pagsasama. Our marriage dissolved after the children arrived, as the loneliness of being married to someone that didn't view me as an equal crept in. Sa loob ng isang taon ay sinuyo ni Dan si Wendy para makapagbalikan ito sa kanya at mabuo ang kanilang pamilya. Ginawa niya ang lahat ng paraan at isang beses ay binilhan niya si Wendy ng bulaklak at lumuhod ito para hilingin na makapagbalikan ito sa kanya. Pero hindi pumayag si Wendy. Sinabi nito sa harap ni Dan na hinding-hindi na siya makikipagbalikan dito. Naghalo ang kahihiyan, sama ng loob at galit at ito ang nag-udyo kay Dan para sabihin kay Wendy na pag nakipaghiwalay siya ay gagawin niya ang lahat para hindi na nito makita ang kanilang mga anak at sisiguriduhin nito na mauubos ang kanyang pera kababayad ng mga abogado dahil gagawin niya ang lahat upang makuha ang 100% ng custody sa kanilang mga anak. Dito na nagsimula ang kanilang magulo at kalaunan ay naging masalimuot na divorce. Dahil sa pananakot na ginawa ni Dan ay gumawa ng first move si Wendy at nag-file ito ng motion sa korte para mailipat niya ang kanilang mga anak sa lugar na malapit sa kanyang mga magulang. Pero hindi pumayag si Dan at nag-file agad ito ng motion. Ang judge na nag-review sa kanilang kaso ay pumayag sa split custody pero hindi niya pinayagan ang request ni Wendy na mailipat ang mga bata malapit sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nasa kaligitnaan ng pag-aaway sina Wendy at Dan, si Donna na ina ni Wendy ay hindi masaya sa naging desisyon ng judge. At kahit sa pangit ang proseso ay naging opisyal na ang kanilang divorce noong 2013, pero matindi pa rin ang pag-aaway nilang dalawa tungkol sa kung sino ang makakakuha ng 100% custody ng kanilang mga anak. Ayon sa mga tao na nakapaligid kay Dan, ay matindi ang galit ni Donna sa kanyang manugang dahil sa ginawa nito sa kanyang anak. Malimit itong mag-email kay Wendy tungkol sa mga pamamaraan na dapat niyang gawin para kantiin o galitin si Dan para gumawa ito ng mga masasamang bagay na magdi-disqualify sa kanya sa kanilang custody battle. Isa sa mga emails niya kay Wendy ay binanggit nito na dapat nilang i-convert ang dalawa nilang anak para maging Roman Catholic upang galitin si Dan. Lumipas ang ilang buwan at taon, kahit sa kalagitnaan ng kanilang magulong custody battle ay mukhang pareho na silang nag-move on. Ipinakilala si Wendy ng kanyang mga kaibigan sa isang professor at nagsimula siyang makipag-date kay Jeffrey Lacaz. Habang si Dan naman ay nakahanap din ng bagong kasintahan.
Nagsimula si Dan sa kanyang normal na routine. Pumunta siya sa gym at alas 11 ng umaga ay umuwi siya sa kanyang bahay. Habang siya ay nasa garahe, kausap niya ang kanyang kaibigan sa telepono at nabinggit nito na may napansin siyang sasakyan na pumasok sa kanyang driveway. At ilang segundo lang ang lumipas ay ang tanging ingay lamang na narinig na kanyang kaibigan mula sa telepono ay dalawang putok ng baril at ungol na nagmumula kay Dan. Okay, tell me exactly what happened. We heard and looked in, the garage door was up, and I thought the gentleman was backing out, and I went back to my house, but he never backed out, and I came back over, and his driver's side window is shattered, and he's battered and can't answer. He didn't send an ambulance in a hurry, an EMT. He's still alive. He's moving. He's not responding to me. I think he needs to hurry. Agad dinala sa ospital si Dan at tinawagan ng mga pulis si Wendy para ipaalam kung ano ang nangyari sa dati niyang asawa. Inimbita nila ito sa police station at katulad ng normal na routine, kinuha ng mga investigador ang kanyang cellphone, ID, kinuha din nila ang kanyang fingerprints at kinuhanan din siya ng mga litrato. Pero hindi nakaligtas si Dan at pumanaw ito sa ospital madaling araw noong July 19, 2014 sa edad na 41. At Congregation Chamri Torah today to remember FSU Law Professor Dan Markell. Dan Markell primarily taught criminal law at Florida State Law School. Although members of both the law and Tallahassee community feel that he left a significant mark behind. Walang gaanong ebidensya o impormasyon na nakita ang mga pulisya sa lugar ng krimen maliban sa impormasyon na sinabi ng kapitbahay na tumawag ng 911. Ayon sa kanya, nakakita siya ng isang light-colored na sasakyan na parang Prius. Sinimulan nila ang investigasyon at marami silang tiningnan na anggulo. Mula sa maaaring ang suspect ay estudyante na may galit kay Dan hanggang sa isang road rage. At hindi nila isinantabi na ang pagpaslang dito ay maaaring may kinalaman sa personal nitong issue tungkol sa custody. Kaya inimbita nila ulit si Wendy sa isang interview. I'm a messenger of this morning. What happened? Well, before we get into everything, I have to establish where you were and who you were with and so forth. Okay. And then once we've established all that, I can give you more details. Okay. Do you understand why I wanted you to come here before I discuss this? Oh my God. Can you? Dito niya sinabit isiniwalat ang kanilang mga problema nung kasal pa sila. Dito din niya binanggit na dapat nilang tingnan ang kanyang bagong kasintahan na si Jeff, kaya inimbita ng mga investigador si Jeff sa police station noong July 24, 2014 para questionin. Pero itinanggi niya na may kinalaman siya sa nangyari dahil meron siyang solid na alibi. Matapos imbestigahan ng mga pulis ang kanyang alibi ay napatunayan na malayo siya sa lugar ng krimen. Pero sa interview din na ito ay itinuro niya na posibleng may kinalaman ang ina at kapatid ni Wendy sa nangyari kay Dan. Ayon sa kanya, desperado ang mga ito na maibalik si Wendy at dalawa nitong anak sa Miami pero si Dan ang tanging sagabal sa kanilang plano. Idinagdag niya na halos obsesyon ng ina at kapatid ni Wendy ang magalit sa professor. Bukod sa daan-daang mga tips at interviews sa iba't ibang mga tao, hinilughog din ng mga investigador ang lahat ng mga kuha ng surveillance camera bago paslangin si Dan. Noong July 18, kita sa CCTV na umalis si Dan sa gym, pero napansin ng mga investigador na may sasakyan na sumusunod sa kanya at ito ay parehas sa inilarawan ng sasakyan ng kapitbahay ni Dan. Pero bukod sa impormasyon na ito ay hindi na umusad ang kaso. Pagkatapos mamatay ni Dan ay tulad ng kanyang plano, lumipat si Wendy sa bahay ng kanyang mga magulang sa Tallahassee pero makalipas ang isang taon ay bumukod ito at lumipat sa Miami kasama kanyang dalawang anak. Siya ay bumalik sa kanyang normal na buhay bilang isang ina at clerk sa isang bilyonaryo sa Florida. Habang ang pamilya naman ni Dan ay umaasa na may madakip at mahuli na ang mga pulisya. Isang taon ang lumipas ay mukhang cold case na ang kaso ng pagpatay kay Dan hanggang isang araw, isang matiyagang investigador ang nakakita ng break. Sa loob ng isang taon na pag-check niya ng mga CCTV footage, nakakita siya ng kuha ng isang CCTV mula sa isang bus na nakuhanan ang Prius. Kinuha nila agad ang record ng sasakyan at nahanap nila ito sa garahe ng isang car rental agency sa Miami.
Ayon sa record ng car rental agency, ito ay nirentahan ng dalawang lalaki na sina Luis Rivera at Sigfredo Garcia. Chinect nila ang background ng dalawa at nalaman nila na leader pala ng isang kilalang gang si Luis Rivera sa Miami, habang si Sigfredo naman ay kahit hindi miyembro ng gang ay naaresto na ito ng 22 beses. Ayon sa phone records ng dalawa ay mula Miami ay bumiyahe ang dalawa papuntang Tallahassee. At noong July 14, 2014, nagping ang kanilang cellphone sa cell tower sa labas lamang ng gym ni Dan. Agad inaresto ang dalawa pero blanco pa din ang mga investigador kung ano ang koneksyon ng dalawa kay Dan hanggang sa masiyasat at minanmanan ng FBI ang lahat ng bahay ng miyembro ng pamilya ni Wendy at napansin nila na isang babae ang labas-pasok sa bahay ng kapatid nito na si Charlie. Ang babae ay kinilala na si Catherine Magbanwa. Si Catherine o Katie kung tawagin ay isang Filipino na ipinanganak at pinalaki ng kanyang mga magulang sa Estados Unidos. Ang kanyang mga magulang ay nag-immigrate mula sa Pilipinas at bilang mga immigrants sa isang bansang banyaga ay nagsikap sila para masuportahan si Katie upang mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Si Katie ay nagtrabaho sa bar bilang isang bartender at minsan ay sa mga ospital. Siya at si Sigfredo Garcia ay may dalawang anak at lumabas din sa investigasyon na kilala ni Katie ang mga Adelsons o pamilya ni Wendy. Sa matagal na pagmamatsyag ng FBI kay Katie ay nadiskubre nila na noong 2013 hanggang 2015 ay magkarelasyon pala sina Katie at Charlie. Nakita din nila sa mga record na ilang linggo bago patayin si Dan ay nakakita sila ng mga transaksyon na tumatanggap ng sahod si Katie galing mismo sa ina ni Wendy na si Donna kahit hindi ito opisyal na nagtatrabaho para sa kanila. Minatsyaga ng mga investigador ang bawat galaw ni Katie at kahit ang kanyang cellphone ay may wiretap din. Para naman makahanap ng malakas na ebidensya na may sabuatan sina Katie, ang dalawang hitman at pamilya ni Wendy, ay nag-set up ang FBI ng isang operasyon. Excuse me, Mrs. Adelson? How you doing? Just want to give you this. Listen. You're scared. No, don't be scared. Listen, just want to let you know that we know that your family has been taking care of Katie and her friend Luca for quite some time after your problem up north has been resolved. And I want to let you know that my brother, he's incarcerated. He helped your family with this problem you guys had up north. And we want to make sure that he's going through some rough times. And we want to make sure that you take care of what he's going through, the way you're taking care of Katie and Tuka. Well, this will explain it. Thank you. Sa video ay may ibinigay na papel ang undercover FBI agent kay Donna na naglalaman ng kanyang cellphone number. Matapos ang kanilang pagkikita ay nakatanggap ito ng tawag mula kay Donna. Pagkatapos nila mag-usap ay tinawagan ito ang kanyang anak na si Charlie at tinawagan naman ni Charlie si Katie para alamin kung sino ang nangaharas sa kanyang ina. Kahit nahirapan ang prosecution na mapatunayan na may kinalaman ang pamilya ni Wendy sa pagpatay kay Dan, ay itinuloy nila ang kaso laban kay Luis, Sigfredo at Katie. Pero bago magsimula ang paglilitis, ay tinanggap ni Luis Rivera ang plea agreement na inalok sa kanya ng prosecution. Kapalit ng kanyang pag-amin at pagturo sa mastermind ay bibigyan lamang siya ng 19 sa kulungan. Sa korte ay inamin niya na inalok sila ng $100,000 o 5.5 million pesos para itumpa si Dan. Nakulong si Sigfredo ng panghabang buhay habang si Luis naman ay makukulong lang ng 19. Pero ang kaso laban kay Katie ay naging mistrial kaya hindi siya nakulong. Pero hindi tumigil ang prosecution at ngayon taon lamang, May 27, 2022, humarap ulit si Katie sa korte sa pangalawang pagkakataon para harapin ang mga kaso na isinampa sa kanya.
Dito niya inamin na habang karelasyon niya si Charlie ay may relasyon pa din pala siya sa tatay ng kanyang mga anak na si Sigfredo. Mariin ang kanyang pagtanggi na may kinalaman siya sa pagpatay at ang kanyang abogado ay pinipilit na hindi siya mamamatay tao. Kung hindi, nagkamali lamang siya sa mga napiling lalaki. Matapos ang 8 oras na deliberasyon ng mga hurado ay humagulhol si Katie habang binabasa ng malakas sa korte ang mga desisyon ng mga hurado. Siya ay hinatulan ng guilty at sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong para sa first degree murder. At matapos magbigay ang pamilya ni Dan ng victim impact statement, dinagdagan ang parusa sa kanya ng karagdagang 60 taon para sa conspiracy to commit murder. Ang kapatid ni Wendy na si Charlie ay naaresto noong April 2022 dahil sa probable cause at maraming ebidensya na magtuturo na may kinalaman siya sa pagpatay kay Dan. Ayon sa article na nabasa ko mula sa Tallahassee Democrat, si Charlie ay nakakulong ng nag-iisa mula noong siya ay arestuhin bilang isang hakbang sa seguridad nito dahil sa high profile ang kaso.